Yo mga idol, kamusta? Nauya inuwi, hindi kinilala ang pagiging undisputed at Pinoy YouTuber umarangkada sa boxing sports. Pero bagong lahat mga idol, suportahan niyo naman ang ating channel. Maraming salamat po. So matapos nga po makuha ng Japanese monster na Uya Inoue ang panalo kontra kay Paul Butler, halos mag-iisang buwan na ang nakalipas. Kung saan nasungkit nito ang kauna-unahang undisputed champion sa bantamweight division. At karamihan sa atin, lalo na sa mga Japanese boxing fans, umaasa na itatala ang pangalan ni Inoue bilang number 1 pound per pound at best of the best boxer sa buong mundo. Ito kasi mga idol ang nangyari noong nanalo si Uya Inoue kontra sa ating Filipino Flash Nonito Donaire Jr. At inagawan niya ng titulo ang Pinoy na siya talaga ang nagdala sa kanya bilang pound per Pound King. Subalit hindi naman nagtagal sa pwesto si Inoue dahil nanalo nga si Alexander Usyk sa laban nito kay Anthony Joshua. Kaya kinuha ulit ni Usyk ang number 1 spot kay Inoue. Subalit maraming mga boxing fans ang nai-expect mga idol na maibabalik kay Inoue ang number 1 spot kapag nanalo siya sa laban kay Paul Butler. Lalo pa na para ito sa pagiging undisputed champion. Subalit kinagulat ng lahat mga idol na dalawang beses na nag-update ang The Ring Magazine sa kanilang pound for pound rankings. Wala pa rin pagbabago sa pwesto ni Inoue na natili pa rin siya mga idol sa number 2 spot. Si Alexander Usyk pa rin ang hari kahit hindi pa ito napapalaban para depensahan ang kanyang titulo sa heavyweight. Well, ang ibig sabihin lang nito mga idol, hindi talaga makukuha sa panalo sa laban o sa ilang belt ang makukuha mo para maging pound for pound king. Literal talaga na pinagbabasihan kung sino talaga ang kalaban mo sa bakbakan. Hindi naman kasi mga idol gaano kakilala si Paul Butler para mabigyan ng magandang competition si Uya Inoue. Idagdag pa natin dito mga idol, hindi naman nanalo si Paul Butler sa isang world title fight kalaban ng totoong kampiyon. Dahil isa lamang itong elevated champion, hindi kagaya sa laban ni Uya Inoue kontra sa ating Filipino Flash na literal na may pangalan sa boxing sports. Kaya sayang talaga mga idol na hindi talaga nagamit ni Uya Inoue ang pagiging undisputed champion nito para makuha ang pagiging number 1 pound per pound sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, Pinoy YouTuber boxer na si Salt Papi nagpasiklab na naman sa bakbakan sa undercard ni KSI kung saan hindi nga umabot ng 5 minuto sa Pinoy YouTuber ang kalaban nito na mala bodybuilder na si Josh Brockner. Hindi kinaya mga idol ng MMA fighter ang malutong na kaliwa ng Pinoy. Bulagta talaga siya sa ibabo ng lona sa isang tira lamang at hindi na kinaya para ipagpatuloy ang bakbakan kung saan nakuha nga po mga idol ni Salt Papi ang kanyang pangatlong panalo sa boxing sports na natili pa rin ang Pinoy na undefeated sa bakbakan. At marami nga ang napabilib sa galing ng Pinoy YouTuber. Ayon pa nga kay Ryan Garcia, dapat na daw sumali si Salt Papi sa professional boxing dahil sa galing nito sa pakikipaglaban. Subalit mukhang hindi muna mangyayari ito mga idol dahil personal na mismo hinaman ni Jake Paul si Salt Papi sa isang exhibition match. Kaya abangan natin mga idol ang laban ng Pinoy YouTuber boxer dahil isa rin siya sa nagdadala ng karangalan sa Pilipinas kahit exhibition fight lamang.